ng alaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Silang muna mong hangarin, ang taong ay tumusin, upang siya ay makapiling, mapag-irong na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagmalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayo? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatirapa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaga ng tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya,
Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro,
sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit inarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagpasok natin sa anumang relasyon, pakikipagrelasyon, relasyon ng boyfriend-girlfriend, relasyon ng magkakaibigan, mag-BFF, relasyon lalo tigit ng mag-asawa, napakahalaga na nakikilala at kinikilala natin ang isa't isa. Dahil dyan po, nakadepende yung itatagal at itatatag ng bawat isa. Sa pakikipagrelasyon, malaking tulong po ito dahil dito mas nakakatulong sa isang tao o sa mga pumasok sa relasyon na mas makilala din nila ng lubusan ang kanilang mga sarili, mas mailabas pa yung kung ano yung natatagong galing nila. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin, yung mga alagad, nilapitan nito ni Jesus. Mula sa dati nilang paniniwala sa kanilang mga sarili na sila ay mangingisda lang, sila ay makasalanan, sila ay mga no, hindi pinapansin ng lipunan, pero si Kristo, tinulungan sila para mailabas yung kanilang tunay na galing. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sabi po dito, nang tanungin ni Jesus ang mga alagad, lalo tigit no, nung sumagot si Pedro, kung paano nila nakikilala na ngayon si Jesus sa loob ng 3 taon na sila ay magkakasama, ano na yung lalim ng pagkakakilala nila kay Jesus? Maraming sabi-sabi tungkol kay Jesus, pero ano yung pagkakakilala nila ng mas personal? Kaya ito, hinayaan din Jesus sa makilala siya. Binuksan niya, ipinakilala niya, sinabi niya kung sino siya. At ngayon, ipinahayag ni Pedro na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At nagbigay ito ng dahilan kay Jesus para pagkatiwalaan si Pedro at ang mga alagad ng isang kapangyarihan o ng isang katungkulan. Na sana po nasusundan niyo po, no? Dahil sa pagkakakilala ni Pedro kay Jesus, ipinagkatiwala ni Jesus ang susi ng simbahan na kanyang itatatag. Ipinagkatiwala. Nagtitiwala na ngayon si Jesus sa mga alagad na ngayon ay kumikilala sa kanya. Maganda po yung mas makita natin yung hamon at paalala sa atin dito. Dahil matapos na purihin at pagkatiwalaan ni Jesus si Pedro, umabot sa punto na si Pedro nais niyang kontrolin si Jesus. Sana po nakuha niyo po yung part na yun, no? Kasi nang sabihin ni Jesus na ang anak ng tao, base sa pagkakakilala ninyo, bukod pa dyan, kailangan niyang maghirap. Kailangan niyang maranasan ang rejection. Kailangan niyang maranasan na siya ay papatayin. Pero muli siyang mabubuhay. Pero ang sabi ni Pedro, huwag nawang ipahintulot, huwag nawang mangyari. Hindi niya papayagan. Diyan pumapasok kasi minsan yung nagsisimula yung problema ng mga magkakarelasyon kapag ang isa ay
kinokontrol mo na para magawa niya, mailabas niya yung full potential niya bilang tao at magawa niya yung mission niya dito sa mundong ito. Kaya yung iba po sa mga mag-asawa, nakaka-experience ng yung nasasakal ba? Kasi mismong asawa, pumipigil sa kanyang asawa na ma-develop, na mas mag-mature. Sabi nga natin, ang kadalasan nito sa babae, no? Yung lalaki, kala niya, kilalang kilala niya na yung asawa niya. Mismong yung asawa sasabihin, wag na, hindi mo kaya yan. Eh minsan, nanligaw ka ng isang professional, nanligaw ka ng isang matalino, tapos ibuburo mo lang, yung pwede mo siyang matulungan, di ba? Kaya lang, nakukontrol mo kasi pakiramdam mo, ikaw yung may authority sa kanya. Ikaw yung may karapatan sa kanya. At hindi yun nakakabuti para sa relasyon. Lalo tigit sa relasyon natin sa Diyos. Baka po, no? Sabi natin, deboto tayo ng Nazareno. Sabi natin, naniniwala, nananampalataya tayo sa Nazareno. Kilala natin ang Nazareno. Baka ito pong kahirapan, pagkakasakit, dulot ng COVID na ito, itong pagpasok natin sa ECQ, sa pagla-lockdown, baka isa ito sa mga tutulong din sa atin para mas mag-mature, para mas maging responsible, matuto tayo sa mga naging desisyon natin. Na hinahayaan din ng Poong Nazareno na mapagdaanan natin. At isang realidad, hindi natin pwedeng pasunurin ang Diyos sa gusto natin. Kundi mas makita natin ang kagustuhan ng Diyos ang dapat nating sundin. Sa unang pagbasa, nagalit ang Diyos kay Moises at kay Aaron. Dahil si Moises at Aaron, pinangunahan nila ang Diyos. Ang nasabi nga dito, dahil sa ginawa niyo, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako. Pero yun si Moises at Aaron na umaakay sa mga Israelita ng napakahabang panahon para madala sa lupang pangako, ngayon sila mismo hindi makakapasok dahil lamang pinangunahan ni Moises at Aaron ang Diyos. Kasi ang sabi po no, sa kwento, hahampasin ni Moises ng isang beses yung bato at doon bubukal ang tubig. Pero sabi ni Moises, baka sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, baka no, kailangan dalawang beses. Eh ang utos ng Diyos, hampasin mo isang beses. Ginawa ni Moises dalawang beses. Yun yung kailangan natin makita, no? Yung pag nagiging controlling ka na sa relasyon ninyo, kapag gusto mo nang i-manipulate, gusto mo nang pasunurin lagi, doon tayo nagkakaproblema. Kaya nawa po, no? Sa mga pagkakataon ding ito, maisingit ko lang, no? Dati, kapag yung mga politiko natin, kontrolado natin yan. Nagpapakontrol yan kasi importante yung boto. Pero pag nakuha na yung boto, tayo ang kontrolado nila. Kung ano ang gusto nila, yun ang gagawin nila sa atin. Pero pag pumapasok pa lang ng relasyon, kung ano ang gusto natin, yun ang gusto nilang gawin para sa atin. Pero ilang beses na tayong nagkakamali na ngayon, kung anong gusto nila, yun ang dapat nating sundin. Kaya sana po, mas manaig pa rin na tayo po ay pumasok
sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos at ito nawa ang magbigay sa atin ng panahon para hayaan natin na tayo po ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, nawa'y gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, nawa'y hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yari ang aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo, matiyo po ang mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, iligtas mo.